Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And for today's tutorial, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng straight lines without marking the fabric. Because yun ang madalas natin ng problema kapag natatakpan na yung measurement underneath the fabric. So hindi na natin siya nakikita. Usually kapag grid lines na gusto mo is 1 inch or 1.5 or 2 inches. So usually sa mga kilters, no, ito yung ginagawa nila, no, yung may mga grid lines and then may stuffing sa loob or yung padding or yung batting. So, or yung may iba naman, yung may mga dresses or tops or linen tops, may mga grid lines na design. So you can use this hack sa paggawa ng lines. So what we need is ano lang, yung safety pin. So safety pin lang ang kailangan natin, and also kailangan din pala natin na masking tape, and then yung marker. So yung ginagawa ko ngayon is to yan, yung safety pin nilagay ko siya mismo doon sa foot, sa presser foot. And then ayusin muna natin yung thread, saka natin siya secure. So isi-secure natin yung safety pin with masking tape, so we don't want the safety pin na gumalaw-galaw during the sewing. So ayan, sa front part muna, and then sa back, takpan lang natin siya sa may likod. Then takpan natin ulit ng masking tape ulit sa front, or hanggat ma-secure mo na hindi siya gumagalaw yung safety pin natin. Basta dapat stable at hindi nagbabago yung gagawin nating marking sa safety pin. So kapag okay ka na sa safety pin natin, we can now mark. So yung 1 inch, yung 1 inch natin, then may 3/4 and 1/2. So yan yung minamark ko. And also ipapakita ko din kung paano natin pahabain, no, yung markings natin. So this time sa 1 inch muna natin itatry. So sa una medyo maninibago ka dahil ang focus mo usually is dun sa needle, but this time yung focus ng eyes mo is on the marking. So sa 1 inch marking nakafocus ng ating mata. So medyo nakakalito, kaya medyo mapapansin nyo is medyo balibalik pa ng konti yung aking ginawang stitch. So ayan, try lang natin muna sa 1 inch. So pansin nyo yung kamay ko, naka-press talaga siya dun sa fabric para mas maging stable yung ating fabric at hindi mawala sa lines. Ayan, 1 inch pa rin yung ginagawa kong grid lines or yung width ng ating lines. So ayan, so after this I'll be showing to you on how to extend the markings dun sa safety pin. So ayan, yan yung ating 1 inch na lapad. So this time we're going to extend the markings. So kailangan lang natin is another safety pin. So get another. Yan. So kailangan natin ulit ng masking tape to secure the safety pin. So ipapatong lang natin sa taas. And then ayan, kung kailangan pambalutin ulit just to secure it at hindi gumalaw-galaw. And then balutin din natin yung the rest of the safety pin para dun sa paglalagyan natin ng markings. So we have 2 inch
inch marking, and then 1.5 inch na marking, then the 1 inch. So mark na natin ulit yung dati nating markings. So ayan, let's try the 2 inches. So ayan, so magandang solution ito, no? Or so para dun sa instead of marking it, kasi time consuming yung imamark mo manually with using tailor's chalk or pencil or any markings na gagamitin mo. So ito less time para sa pagmamark. So ayan, 2 inches yung ginagawa ko dito. So try natin ulit, then later try natin yung pa crosswise naman. So ay, try naman natin yung 2, yung 1.5. So ayan, focus lang yung eyes nyo dun sa markings, and then yung kamay nyo dapat nakapress or nakalapat talaga ng maayos sa fabric, no? And this time we're going to try the other way, crosswise naman. So yun nga, nabanggit ko na perfect ito sa mga kilters, no? Para hindi na rin sila mahirapan na yung or maubos yung oras sa kakamark ng fabric nila, no? And also you can use this sa mga designs ng linen tops or dresses kung gusto mo siyang lagyan ng details ng grid lines. So ayan, tinatry ko yung 1.5 na marking natin. So yun lang, ganun lang. Actually kahit hindi perdible, pwede din siguro, I think pwede din ng paper clip. Hindi ko pa na try pero I think perfect paper clip pwede din. So that's it. That's how you mark yung ating safety pin and ang ating sewing hook.